So yun po mga Dabar Kads, mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, yan, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV, isang defender ng Tito Vic and Joey. Ba't parang iba yung boses ko? Pause pa rin ako, nag-concert kasi ako. Pag-usapan mo natin itong may sorpresa si na Tito Vic and Joey sa kanilang programa sa EAT sa Enero. Ano kaya ito? No? So, dalawa ito. Yeah, may sorpresa. At ito, pag-usapan na rin natin itong papuri. Ang umani ng papuri ang pagiging good father ni Paolo Avellino sa kanyang anak na si Aki habang nilalait si Paolo Contis. No? So marami tayong pag-uusapan ito. Pasabog, ito pa pala. Pasabog ang magaganap sa EAT ni na Tito Soto, Joey De Leon at Vic Soto sa Sabado. Maro ngayon, Thursday o sa Sabado. Naku po, yari na. Nag-iiyakan na naman sila nito. No? Ano pa ba? Ito, major sponsor ng EAT lumayas na sa kanila. So pag-usapan na rin natin to, no? At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po ng bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, grabe. Grabe yung ano ngayon. Grabe yung alam nyo, kami mga nagpahinga din kami sa pagbablog eh. So, kaya nakabuelo yung mga tulungis. Oo, naglipa na. Kung ano-ano pagsasabi. So, punta muna tayo dito kay sa tropa natin na isa rin sa defender ng Tito Vic and Joey na sina ang bagal ng internet ko. May nag-chat eh. Kapala ko Gcash. So ito no, panorin na ito, may kita nyo dyan si screen. Yan ang resibo from Wikipedia. So ito yung may kita nyo no, Jose Marie Ramos De Leon Jr. So walang iba kundi si Joey De Leon ito, si Henyo Master. Ito nga po, sa Wikipedia nga po ito may kita na ito ang patunay o resibo na si Henyo Master talaga ang gumawa ng titulong Itbulaga. Kaya may kita nyo dyan ha, yan, may kita nyo si screen. Galing na po yan sa Wikipedia, so hindi po yan nagsisinungaling. Hindi po yan fake. Oo, para sa kaalaman lang ng lahat yan. So, basahin natin yung mga comment ng mga viewers. Eto. Deadma pa rin ng TPINC. Hope and pray lumabas na ang imprigment. Nakita ko din ito kanina sa Google. So, finish na, baka alam tape defenders, lalo na si Best Phil. Noy, Best Phil, iyak ka na naman. Iyak na naman si Buknoy. Peki naman na yan ng tape. Dito matanggap ng mga Tolongis defender sa kabila, lalo na si Bespil na tornilyo na ang utak. Tornilyo talaga, te, grabe naman. Hindi kasi marunong bumasa ng English ang mga taga-tape. I mean, hindi sila marunong umintindi. Reading ng comprehension baga. Tingnan natin yung asan ba yung pinaka para may flex natin yung mga comment, no? So maraming comment dito. So eto, nilabas to ito ng eto ang true. Pakipalo mga kadaver kids. At shout out din nila Andoy. Makalimutan ko yung mga pangalan ng admin dun eh. Si Andoy lang kilala ko dun eh, no? So yan ha, makikita nyo ha, Wikipedia na mismo, no? Ito, try natin basahin. Ito, ayoko sa lahat yung basahin to, English eh. Born October 14, 1946. Green niya, 1946. Diba tayo, alam natin, 1979. Nakilala ang, na umere ang Itbulaga.
sa television, sa RPN9 pa noon. Pero ito talaga, nagpapatunay na si Henyo Master na buo niya ang Tito Lungit Bulaga noong October 14, 1946. Popularly known as Joey De Leon is a Filipino comedian, actor, television host, and songwriter. She is one of the members of the comedy trio Collectibility known as TBJ with Tito and Vic, the creator of It Bulaga. Ayan o, kitang-kita nyo. Baka hindi nyo, ano bang ano nyo dyan? Baka hindi nyo kayang basahin na i-ano nyo sa Google. Translate nyo. Yan ang patunay na kay Boss Joey De Leon ang gumawa ng titulong It Bulaga. Yan o, 1946. So, ibig sabihin, ano pa? Hindi pa pala talaga na i-ano. So, kung ang Tape Inc. ang nagmamayari ng Tito Lungit Bulaga, bakit hindi mailabas-labas ng Wikipedia yung story nila? In 1946, baka nga hindi pa nila kilala dito yung sila halusos na yan eh. Pero mo, 1946, mga edad siguro. Baka nga nasa ABS-CBN pa si ano nito, si Henyo Master. Baka ano pa siya doon, writer pa siya doon sa ABS-CBN ng mga panahon na to. O baka hindi, no? Alam naman natin, halos naikot ni Henyo Master yung ano, yung tawag dito, yung mga network dito sa Pilipinas. Yung mga network dito, yung GMA, ABS, kung ano-ano pa yan. So wala na ibang comment, no? So yan nga, ayan o, may promo ano na yan, ha? Try natin click. O yan o, may kita nyo. May picture pa na yung Master sa baba. O, birin nyo. Ito yung ano, ito yung hindi na mismo yung sila Tito Vic and Joey ang nagpapatunay. Pati na rin ho yung ibang mga tao pinapatunayan na si Henyo Master talaga ang gumawa ng Tito Lungit Bulaga. Eh paano ba yan? Hindi mag-iiyakan na naman sila. Eh so fake news na naman daw. Oo, yung iPopil nga, fake news na naman daw. Yung Wikipedia, fake news na naman din. So ano naman, ano naman idadahilan nyo rito? So yan, mapunta naman ho tayo dito sa isa, no? Yung may pa-supresa, sina Tito Vic and Joey. Panoorin din, basahin ho natin to kung ano nga ba itong mga pasabog na magaganap sa EAT sa darating na Enero. Hindi kaya ano, hindi kaya magbabalik na si ano. Hindi kaya magbabalik na si Alden. Ito. I-screen recorder natin mga kabiyaya, mga kadabarkads, 'yan. Ito, may surpresa si na Tito Vic and Joey sa kanilang programang EAT sa TV5 sa Enero. Click natin. Ano kaya 'to? Sino ba yung ano? Sino ba yung mga dating unang-unang kasama nila? Yung nanay ni Mayor Vico Soto. Hindi kaya mapapanood na rin natin sa EAT. No? Hindi kaya ganun. Iiyak na naman si Paolo nito. Hindi magpapare. Legally, legally, hindi pa tapos ang laban sa amin. Pero sa iba, tapos na. TBJ, may sorpresa sa Enero. Ito. May sorpresa si na Tito Vic and Joey sa kanilang programang EAT sa TV5 sa Enero. Posibleng gamitin na nila sa susunod na taon ng logo, no? Ang logo ng It Bulaga sa TV5. Ay naku po, ito na nga ba sinasabi ko? Kasunod dito ng desisyon na intellectual property office of the Philippines na ibasura ang apela ng Television and Production Exponent Inc. or mas sa maiksing salita ay Tape Inc. hingil sa trademark application ni Joey De Leon sa entertainment services ng It Bulaga. Hawak na rin ng TBJ ang trademark na It Bulaga para sa commercial purpose. Ang ganda nito.
Iiyak na naman ang kabila nito. Ayon sa source ng Abante, posible sa unang ikalawang linggo ng Enero na gagamitin na ng TBJ ang logo ng Itbulaga. Ay, paktay. Paktay na naman. May pagbabago sa anyo ng logo kumpara sa logo noong umalis sila sa GMA 7 noong Mayo. Ay malamang gagamitin na ano naman to, gagayahin na naman to. Nauna na ang sinabi ng dating Senate President Vicente Soto III sa Abante noong December 7 na inaayos na nila ang bagong recording at logo ng Itbulaga bago ito ibida sa mga manonood. Very soon, pero inaayos namin new recording and logo by January 1st, sabi ni Tito Soto. So tingnan natin yung mga komento dito ng mga netizen kung ano ba yung masasabi nila at loggers tayo. Oo, loggers tayo mga kadabarkads, no? So walang masyadong comment, no? So ibig sabihin lang nito kasi mga kadabarkads, sobrang itong darating na Sabado, no? May mga pasabog na magaganap talaga. At may mga iiyak. Ano na naman kaya sasabihin ni Paolo Contis, no? Legally, hindi pa tapos ang laban. Kahit talo na kami, at talagang noon pa man ay talo na kami, makapal ang mukha namin, kaya gagamitin pa rin namin ang titulong Itbulaga. Puro ganun na, eh, no? So, yan na natin. Dito tayo sa ano. Ito pa yung sa pasabog, no? Yung pasabog na naganap. Uy, babasahin din natin mamaya yung ano. Basahin din natin yung mamayang tawag dito. Tingnan natin yung sinabi pa dito. No, kaya ito yung sa mga pasabog. Pagdugdung-dugdungin natin yung mga istorya para makakuha tayo kung ano ba yung mga magiging malalang, mga pinakamalaking pasabog ng Tito Vic and Joey sa darating na Sabado. Ito na. Kaya makikita nyo dyan si screen, bubulagain kayo ng TBJ, may pasabog sa Sabado. Naku. Oo. Ito, pasabog ang magaganap sa EAT ni na Tito Vic and Joey and Vic Soto sa Sabado. Ha? Ganyan nga ang anunsyo ni Joey na may dapat daw abangan sa Sabado. Bubulagain kayo ng doble-doble sa Sabado. 11:30 a.m. sabi ni Joey sa ex Twitter. Pero hirit ng mga fans dahil sa suot na t-shirt ni Joey na may numerong 9, ang chance na mapapanood na nga sila sa CNN or RPN9 ng tinutukoy ni Henyo Master. So ito yung video, tingnan natin. Play na, wag na nga, baka masupulangkot pa tayo. Alam namin yan, si CNN na kayo. Happy New Year, Boss Joey. Solid, mapapanood na kayo sa ibang channel. Boss Joey, sana gamitin nyo na sa Sabado ang Itbulaga. Ay, paktay tayo din. Ito na nga ba yung sinasabi ko, mga kadabar. Ay. May matinding gulo na naman na mangyayari. Oo, kasi mag-ano yan eh, magwawala yung mga vlogger dun sa kabila. Kaya sinasabi ko may matinding gulong mangyayari. Magwawala yan malamang, baka nga kung ano naman pag gagawin yan eh. Baka ilagay na naman sa lapida yung mukha ng tatlo eh. O kasi yun na yung pinaka matinding banat nila sa Tito Vic and Joey, yung paloma. Yung paglagay nila sa ano, sa yung... Ilalagay nila yung mukha ng tatlo sa lapida. Yun na yung pinakamatinding banat nila. Pero wala. Nonsense naman. Yan tuloy. Yung iba nga dyan. Ito pa pala. Yung mga pages. Oo. Ongoing na daw yung mga kaso ng mga yan. Oo. Yan ang balibalita. Yung mga pages na below the belt na ho yung ginagawa sa mukha ng Tito Vic and Joey, may isasampang mga kaso.
At yung kay Best Feel, siguro mga 2 months na lang, yung ginawa niya kay Mayor Vico Soto. Ayan, ayon sa ating search din ha. Parang 2 months na lang ata, bababa na yung, ano, yung kaso sa kanya. Ewan ko na lang kung di pa madala-dala itong inayupak na to. Pag hindi, alam nyo kasi ito ha, pag hindi nyo kasi kayang makipag, ano, makipagdurugan, makipag debate sa mga pinaglalaban ng bawat isa, o, edi mag-quit na lang ho kayo. Ang ginagawa kasi ng kabila, kung hindi parang pinapatay na nila ang Tito Bikin Joey, kung ano na pinaggagawa eh. Eh, mas okay na mag-quit na lang kasi kayo. Hindi nyo kayang makipag-digmaan ng utak sa utak. No? Hindi nyo kayang makipag-rebattle, makipag-bangayan. Kung ano yung pinaglalaban nyo, eh di ipaglaban nyo yun. Pero yung tipong parang below the belt na yung ginagawa nyo sa Tito Bikin Joey, mga ginagawa nyo sila ng mga lapid. Ayun, yung pangit na yun. Ano na yun? Hindi na yun. Hindi na napag-uusapan yung pinaglalaban nyo dun. Kabastusan na yung ginagawa nyo. Bagay, mana-mana lang yan. Natingnan nyo kami mga TBJ Defender. Mababait kami. Never namin ginawa yan. Kapakadali lang mag-edit yan eh. Pero nakita nyo bang ginawa namin? Hindi namin ginagawa kasi hindi naman kami kasi babaw ng mga utak ng kabila. Eh, sa kabila kasi, mano lang eh, yung puro dada, pag walang-wala na silang masabi, kung ano-ano na lang ginagawa nila sa Tito Bikin Joey, hindi na nila kaya eh. Kung sa sobrang asar na asar sila sa amin, lalo sa amin ng mga vlogger ng Tito Bikin Joey, mga defender, eh sa sobrang asar na ho sila sa amin, ginagawa nila yan, yung mukha ng tatlo kung saan nila ini-edit nila, nilalagyan nila ng mga sungay, ginagawa nila ng mga issue. Eh totoo nga eh, kung talagang totoo yung pinaglalaban nyo, di sana nanalo na kayo. Eh halos mag-iisang taon na tong issue na to, pero nanalo ba kayo? Yung iPopil, hindi yan nababayaran, pero lagi yung binabanggit, binayaran ng TBJ, kaya ano daw, kaya sumang-ayon sa hits kay Henyo Master yung decision ng iPopil. Binayaran daw, ilang million daw binayad, gito ganyan. So tingin nyo, magpapabayad ang iPopil, saraulo ba kayo? Sa tingin nyo, ganun ba sila? Eh, nangirap sa inyo, hindi kayo marunong tumanggap ng pagkatalo nyo. Hindi kayo marunong tumanggap na talo na nga kayo. O, minsan natatawa ko sa kanila, eh, no? Yung mga gawaing pambata. O, yung mga ini-edit nila yung mukha. Nung tatlo, tapos saan nila nilalagay. Pero kami, ba, mga kadabar kads, minsan din namin ginawa yan. No, may mga ano pa nga, may mga balita pa nga dati na hinahunting kami. Diba? May mga kakasuhan daw kami, hanggang ngayon wala naman. So ano yung kakaso sa amin? Eh nagpauso ng salitang fake bulaga si Lolit Solis. Lolit Solis is manager yan ni Paolo Contis na nasa Tape INC ngayon. So kung kakasuhan kami about dun sa pagtawag sa kanila ng fake, eh mauuna muna si Lolit Solis na nainanayan ni Paolo Contis. Diba? Ang hirap kasi sa kabila, tutusin, kaya halos ayaw na namin talagang patulan. Minsan, pag nabuboring kami, yun, napapatulan namin. Para kahit papano, tumawa kami. Nakakawala rin naman din sila ng pagod. Nakakawala rin sila ng stress. Alam mo yung may napaglalaruan ka. O, katulad nito. Katulad nitong post na to ng tawag dito ng Abanti News, no? Ang tagal lang ng internet natin, mag-data na nga lang tayo. Ah, internet na to, papaputol ko na to eh. Kung kailan nagbablog ako, tsaka loading. Oo, tsaka naglo-loading eh, nakaka-irritable eh. Ito, tingnan nyo,
Si Raulo din tong ano eh, no, Avanti News eh, no. Tingnan mo yung ginanilagyan na na thumbnail kay Paolo Contis, oh. Ito, umani ng papuri ang pagiging good father ni Paolo Avellino sa kanyang anak na si Aki habang nilalait at pinagtatawanan naman ng mga netizen kung anong klaseng tatay naman daw si Paolo Contis kay Summer. So click natin. Nakakatawa yung thumbnail eh, no. Delete na delete ka ano, ano eh. Akala mo naka 0.5 si Paolo eh. Delete na delete eh. Oh, mas malaka pang sabi ko nga sa inyo eh. Kung ako na nababad lang ako sa aircon simula nung bata ako, mas gwapo pa ako dito kay Paolo eh. Babad lang ako sa construction ng mga panahon na yun eh. Oh, kung ako nagkataon na ako'y lumaki sa aircon, ay nako. Nguso pa lang, panalo na. Charot. Ayun to. Natatawa talaga ako sa mukha ni Paolo dito. Grabe kayo, Avanti News. Ba't yan ang nilagay nyo? Delete na delete yun. Tapos may Pampers pa sa likod. Pampers ba yan sa likod? Ito, basahin natin. Umani ng papuri ang pagiging good father ni Paolo Avellino sa kanyang anak na si Aki habang nilalait at pinagtatawanan ng mga netizen kung anong klaseng tatay naman daw si Paolo Contis kay Summer. Sabi ng mga netizen ng sweet ni Paolo Avellino at hindi nalimutan ngayong Pasko ang anak niyan kay LJ Reyes na si Aki. Sa Instagram story ng aktor, shinare niya ang video. Ang video kung saan may kita ang saya ni Aki sa regalong PS5 ng kanyang ama. Si LJ mismo ang kumuha ng video na ibinahagi ni Paolo. Nasa New York si LJ kasama ni Aki at anak niya kay Paolo Contis na si Summer. Mayigit dalawang buwan pa lamang ang nakaraan mula nang ikasal siya kay Philip Evangelista sa Amerika. Dahil sa pagre-regalo ni Paolo sa kanyang anak, muling pinuntirya ng mga netizen si Paolo Contis sa mga Paolo Contis na may anak din kay LJ. Anila, ano raw kaya ang gift ni Paolo kay Summer? Alam niyo yan, alam niyo mga dabar ka, ang gift ni Paolo kay Summer. Napakaganda. Oo, oh, isang malaking box. Ay, nakita ko yan. Isang malaking box na nakalagay sa na napakaganda ng pagkakabalot. At nakalagay dun, at ang laman ng box na yon isang papel. Oh, kapag salitang papel, anong unang may isip nyo? Pwedeng titulo. Titulo ng lupa, bahay, gano'n, or ari-arian, di ba? Pwede yung gano'n. Pero hindi. Ang nakalagay sa papel is salitang legally. Legally, wala pa akong regalo sa anak ko. Dahil hindi pa tapos ang Dream House. Sabi ni Mia Morales, isang Paolo, anong regalo kay Summer? Oh, sabi ni Mia Morales, nag-iipon pa kay nag-iipon pa pakininyo. may tigapagtanggol si Paolo ah. Sabi ni Pars Mac, si Paolo Contis, ano regalo kay Summer? Ito, sabi ni Jing Saint, musta naman yung isang Paolo? Sinong isang Paolo? Ako nga pala, Paolo Contis, Paolo Avellino. Mahilig sa Paolo si LJ Reyes, no? Sabi ni ka-DJ, ka-JD, buti pa to, hindi pinabayaan ng anak niya. Samantalang si Paolo Contis, ang dami ng anak, hindi marunong magpakatatay. Grabe yun. Ang lawak nun, hindi marunong magpakatatay. Alam niyo sa isang kahit ako wala pa akong anak, no.
naiisip na, alam mo yun, tipong sasabihan ka ng tao na wala kang kwentang ano, na hindi mo ginampanan ang pagiging ama mo sa anak mo. Parang napakasakit nun bilang isa sa isang lalaki, no? Eh wala, si Paolo sanay na siya. Oo, oh, eh, simulat sa pool naman eh. Pero bakit kaya ano, nakapagtataka? Ba't kaya ano? Bakit kaya bakit kaya hindi nagbibigay si Paolo sa anak niya samantalang napakayaman naman ng yan? Napakayaman naman niya, 'di ba? Parang bakit anong nangyari? Bakit sustento lang? Halimbawa na kahit nga lang 50,000 eh, 'di ba? 50,000 na per month, 'di ba? Napaka ano na 'yon, napaka laking bagay na noon. Ganung ano, ganung regalo or sustento mo sa anak mo bilang isa kang artista, 'di ba? Ay nako. Kaya ako nga lang sa mga inaanak ko no, lowest 500 eh. O yung iba sa sahod ko pa mabibigyan. Tapos si Paolo Contis na ang yaman-yaman ni eh, ano, hindi man lang makapagbigay, ba't kaya ganun, napagtaka na. Pwede rin naman na baka hindi na rin tinatanggap ni LJ no, yung bigay ni Paolo. Ikaw ba naman eh, ibigyan ka 1,000 eh, di wag na. Sine, 1,000 mo. Bili mo nung gatas pampers yan, wala na yan. Isang balot lang yan, ubos na yan. Kaya si LD siguro, hindi na rin siguro tinatanggap. Malay nyo, may iba pang ugali si Paolo Contis na hindi pa natin alam. So ito, panoorin natin muna to. Ito yung ano, hindi ko na isama to dun sa isang video ko kaninang umaga. Yan, major sponsor ng EAT, lumayas na sa kanila. Ito na naman. Yung mga fake ano to eh, mga ewan ko ba dyan sa mga vlogger na to, mga voice over na to, no? So play natin. Major sponsor ng EAT, lumayas na sa kanila. Sa pagpasok ng bagong taon, isang malungkot na balita ang kumakalat ngayon sa social media. Ito nga ay tungkol sa pag-alis ng isang major sponsor ng noontime show ng TBJ na EAT. Matatanda ang kamakailan lang ay nagbunyi ang TBJ at lahat ng legit double cuts. Ito'y matapos pabura ng Intellectual Property Office ang TBJ hinggil sa trademark case ng 8 Bulaga. Kinas sila ng IPO ang trademark registration ng Tape Incorporated sa pangalang 8 Bulaga. Ngunit labis na ikinabahalan ng marami ang mangyayari sa EAT. Matapos nobas ang balitang umaloy, aalis na ang isang major sponsor ng programa. Matatanda ang 2009 pa nagsimula ang nasabing kumpanya na maging sponsor ng 8 Bulaga. Sa paglipat ng TBJ, umalis sila sa 8 Bulaga at naging major sponsor ng EAT. Hindi may kakailan na malaki ang kanilang ambag sa tagumpay ng bagong programa ng EAT. Kaya naman, marami ang nabahala matapos umugong ang usap-usapan na umuli aalis na ang Pure Gold sa EAT. Ito'y ayon sa page na Procnoy na kilalang panatiko ng Take Bulaga. Umani naman... O, diba? Si Procnoy, okay. Ito yan. Ang sinasabi kasi nila, sige, puntahan din natin mamaya yung post na yun, no? Ang Pure Gold kasi is nakakontrata ng 3 years yan sa TPNC para sa kalaman nyo lang, no? Ulitin ko. Ang Pure Gold ay nakakontrata ho ng 3 years sa 8 Bulaga. 8 Bulaga na ngayon ay color room na noon time show na. Dahil wala na nga po TBJ doon, so wala na rin yung title na 8 Bulaga. Ngayon, yung sinasabi nila na new release, new contract, parang napaka-posible. No, napaka-posible lang. Kasi ang nangyari ata dyan, no, ata ha, hindi pa 100% ha, balibalita lang to. Ang nangyari kasi dyan ay may natitira pang kontrata ang Pure Gold dyan sa TPNC. Na 'di ba 3 years, so hindi pa nga siguro tapos baka may mga 2 years or 1 year pang
kontrata doon. So bayad sila. Siyempre bayad ng Pure Gold, no? Tapos itong tape ata, parang ayaw pumayag na mag ano, bayaran na lang nila yung ano, or ibalik yung bayad. Oo, ang ginawa na lang ng Pure Gold, sige, eh, para ganito, para kung halimbawa ayaw nyo ibalik yung bayad ko dyan, yung binayad namin, eh di ganito na lang, i-ano nyo na lang, i-tawag dito, i-flex nyo na lang yung aking product dyan sa Colorum na noon time show nyo na kahit walang nanonood. Sige, yan na lang. Siyempre, no choice eh. Diba? Hindi, walang magagawa ang Pure Gold. Nakakontrata sila ng 3 years. Hindi naman nila alam na wawalang yain ng tape-INC ang TBJ. So ngayon, yung nilalabas ng mga vlogger dun, no, nilalabas ng mga vlogger dun sa kabila, ay nga yung tinatawag na fake news. Kasi ano daw, banibagong kontrata. Hindi panibagong kontrata yun. Matagal na nakakontrata ang Pure Gold sa tape-INC. Nagkataon na naghiwalay nga tong dalawa, itong Halusos at ng TBJ. So saan man ang simula? Siyempre, dahil lang yan sa kagaguhan na ginagawa ng tape-INC sa Tito Vic and Joey at sa Dabarcads. No? So, puntahan natin, huwag na natin itong tapusin. Puntahan natin yung sinasabi niyang post. No? Yung post daw, yung post. Puntahan natin yung post na yun. Oh, so, ito. Ano, poknut ba? Ito, sobrang laki ng followers pala nitong ng tape-INC. 5K followers. Sobrang laki, so excuse me. Oo, sobrang laki pala ng followers nito, nakakagulat. Oo, eto. Nasaan na ba to? Abogado ng tape ng TBJ, may alam na nga ba sa magiging hatol ng Marikina RTC? Just in you, miss it. Ano to? Ang haba ng ano? O sige, ang haba ng detalye ni ano? O, tignan nyo, para makita nyo mga kabiyaya. O, yan, o, makikita nyo dyan sa screen. Abogado ng TBJ, may alam na nga ba sa magiging hatol ng Marikina RTC? Paano malalaman? Hindi nila pwede agad malaman yun. Kinakabahala ni Attorney Maggie Abraham Garduque, Corporate Legal Counsel at Spokesperson ng TAPINC, ang naging mga payag ng abogado ng TBJ Production na si Attorney Enrique Buco de la Cruz. Sa kanyang panayam sa Abante Teletablioid Show, sorry, nabulol ako dun ha, na may headline na TBJ aawatin na TAPINC sa paggamit ng Itbulaga nitong Lunes. So, sa isang video natin yan pag-uusapan. Sa isang video natin ang pag-uusapan, mga ka-Dabarcads, mga kabiyayan. Hindi pwede dito kasi nga maraming iba naman yung ano rito yung napag-usapan natin. Gawa natin 'to ng magandang explanation nitong sinabi vlogger ng tape na 'to. Biruin niyo ha. Kaloko din tong vlogger na itong voice over. Naniwala siya sa 5K follower. Ilang follower nito? Tingnan ko nga, wait lang. Ilang follower nitong hinayupak na to? Nabubwisit ako. So, tingnan mo ha. Ilang follower mong loko ka? 500K follower ka, tapos naniwala ka sa 5K follower? Anak ng timang tong hinayupak na to? Ginigigil mo ka? Bago-bagong taong ginigigil mo ako eh. Ang isang poster na may ni Alim Showbiz Headliner, 500, screen recorder natin, ano na lang pala. Tingnan natin, yan. Biruin mo, 14K like. 500K follower ka, naniwala ka sa 5,000 follower. Ano ka ba naman? Showbiz, Headliner. Parang kung ano ba?
Ngayon, hindi na rin ako nagtataka kasi brain mo, 500k follower ka, pero yung likes sa page mo is 14k lang. Halos hindi nga na nga lahat. Eh, laki-laki ng follower mo, tapos, ay nako, yung katangahan talaga, hindi talaga, kadalasan, wag nyong araw-arawin yan. Ang hirap pag inaraw-araw nyo yan, ha? Mga kabobo. Ay, so abangan nyo na lang yung mga kabiyaya, pag-usapan ho natin nyo, kasi pagbibintang na naman po yun. Pinapalabas nila na alam na ni Attorney Buko yung mga desisyon or magiging desisyon eh, kahit kami kutob namin eh, talo talaga kayo 100% yan. So sa ibang video na lang muna natin pag-usapan yun, no? So yun mga kabiyaya, mga kadaver kids, maraming salamat po sa panonood at syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.